BMW dito sa Hong Kong, pwede bang magtanong? Meron po akong tanong na isa bang iglesia ni Cristo itong grupo ni Eli Soriano? Salamat po, Brother Paul. So maraming salamat sa iyong katanungan, Sister Rosemary Initurio, isang OFW sa Hong Kong. Sa ngayon sa kanyang tanong, isa bang iglesia ni Cristo itong grupo ni Eli Soriano? So, sagutin natin ito mamaya. Ngunit, unahin muna natin itong timeline of Eli Soriano's biography. Ano ba ang kasaysayan sa buhay ni Eli Soriano? In the year 1964, he was baptized in the Iglesia ng Diyos kay Cristo Jesus, Haligi at Suhay ng Katotohanan, founded by Nicolas Perez on 1931. Ibig sabihin, itong si Eliseo Soriano, membro po ng Iglesia na itinatag ni Nicolas Perez noong 1931. Hindi po membro si Eliseo Soriano sa tunay na iglesyang itinatag ng ating Panginoong Hesukristo noong unang siglo sa Jerusalem. Pagkatapos ng siya'y nabinyagan sa iglesia na itinatag ni Nicolas Perez, in 1980, he founded ang mga kaanib sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, Haligi at Saligan ng Katotohanan sa Bansang Pilipinas, Incorporation. Kaya noong 1980, siya po ay nagtatag ng kanyang sariling samahan. At noong 2004, he changed his call as members, Church of God International. Ito na po ngayon ang grupo ni Eliseo Soriano, members, Church of God International. So sa katanungan po ni Sister Rosemary Initurio, isa bang iglesia ni Cristo itong grupo ni Eliseo Soriano? Ang sagot po ay kailanman ay hindi maging totoong iglesia ni Cristo itong kinaaniban ni Eli Soriano, sapagkat membro po siya sa iglesia o grupo na itinatag ni Nicolas Perez. Kailanman hindi pa po sila naging membro sa tunay na iglesia ng ating Panginoong Hesukristo na dinagdagan niya araw-araw ng mga membro ang kanyang tunay na simbahan. Ngayon, tunghayan mismo natin mula sa bunganga ni Eliseo Soriano kung sila ba ay tunay na iglesia na itinatag ng ating Panginoong Hesukristo. Tingnan natin ang sariling video mula mismo sa pag-aangkin ni Eliseo Soriano kung sila ba ay tunay na iglesia. Tingnan natin ang video. If that is true, the true church has that power and has all that gifts. Now, we are affiliates of that church. We are believers of that church. We are imitators of the true church. So we do not claim that we are the true church. The original church is the true church. And that is the only and the one and only true church. The original church that was established by our Lord Jesus Christ, preached by the apostles, and the news and the preaching have reached the Philippines, our country, by the Bible. So we believe in that true church. We are not the true church. We are not the true church. We are not the true church. So napakaliwanag ayon sa video na inyong nakikita na inangkin ni Eliseo Soriano na hindi sila tunay na iglesia. Ang tunay na iglesia ay ang original church daw. Ito daw ang itinatag ng ating Panginoong Hesukristo. At hindi sila nag-claim na sila ay tunay na iglesia. Ano raw sila? I will say to you that we are not the church of God. 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 We are members of the church of God.
sila raw ay membro sa iglesia na ito. Ngayon, kung pinatotunayan ni Eliseo Soriano na ang tunay na iglesia na itinatag ng ating Panginoong Jesucristo ay ang original church, dito sa aklat na The Religions Book, mababasa natin dito sa pahina 334. At ito po ang nakasaad sa aklat na ito. The Religions Book, page 334. Pakinggan po ninyo ang sinabi sa aklat na ito. The Roman Catholic Church is the original and is still the largest Christian church. Ang original church po ay ang tunay na iglesia. At ang original church po ayon sa aklat na The Religions Book ay ang Roman Catholic Church. Kaya maliwanag na ang Iglesia Katolika ang siyang tunay na iglesia na itinatag ng ating Panginoong Jesucristo at pinatunayan ito sa aklat na The World Almanac and the Book of Acts, pahina 704. Ito po ang nakasaad sa katibayan na ito. Roman Catholic founded by Jesus. At dito sana maging membro si Eli Soriano, yung kanyang grupo na members Church of God International, hindi pa na membro sa tunay na iglesia, ang Iglesia Katolika. Kaya ang kanilang sitwasyon ngayon, ang kanilang status na members Church of God International ay hindi pa po nagkatotoo. Kailan maging tunay sila na iglesia? Nakabilang sa itinatag ng ating Panginoong Jesucristo kung sila po ay magpamimbro sa Iglesia Katolika. Kaya para po sa mga grupo ni Eliseo Soriano, buksan po ninyo ang inyong isip. Magpasako po kayo sapagkat ang grupo ninyo, members Church of God International, inangkin ninyo na kayo membro. Hindi pa kayo naging membro sa tunay na iglesia sapagkat hindi pa kayo nabinyagan sa original church na pinatunayan ni Eliseo Soriano na siyang tunay na iglesia at ito ay tumutukoy sa Iglesia Katolika sang-ayon sa mga ebidensya. So ang tanong mo, Sister Rosemary Initorio, isa bang iglesia ni Kristo itong grupo ni Eliseo Soriano? Ang sagot, hindi po sila iglesia ni Kristo. Iglesia lang sila ni Eliseo Soriano sapagkat si Eliseo Soriano ang nagtatag sa simbahan na ito at wala po siyang koneksyon. Hindi po siya membro sa tunay na iglesia na itinatag ng ating Panginoong Jesucristo, ang Iglesia Katolika.